Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So andito ako ngayon sa Metro Gate Silang Estate para ipakita sa inyo ang isa sa mga model unit nila. So sa kahit saang project, pwedeng itayo itong model unit na ito. Ano? Pero dito po, nag-o-offer din sila ng ready for occupancy, which is ito nga po yung papasukin natin. So by the way, ako nga pala si Chad Ricafort, isa pong real estate broker at nanonood po kayo ngayon ng aking house tour for Jasmine 108. Simulan na po natin. Okay, so ayan nga po, nasa harapan natin si Jasmine 108 with a minimum lot area of 150 square meter and a floor area or gross floor area of 147.5 square meter. Okay, 4 bedrooms. Dun sa 4 bedrooms, kasama na po yung maid's room with 4 toilet and bath. Okay, with 2-car garage and a balcony. So available nga pala ang mga unit ni Moldex through bank financing. Okay, so ito pong RFO nila or ready for occupancy nila ay merong 150 square meter na lot area. So yun na rin po yung minimum. So kung 150 ang lot area ng Jasmine, mula po dito yon sa poste na to, diretso. So dito sa part na to, sa pader ng Jasmine, meron siyang 2 meter pa dito. Okay? So dito muna po tayo. So medyo mahaba po yung frontage niya. Kung papansin po ninyo, I think mga 5 meters pa siguro, or more than 5 meters pa. So yung firewall niya, so single attach pala ito. Kaya papansin niyo may firewall siya sa likod. Sa harapan, mukha siyang single detached kasi yung kanyang firewall nasa likod po. So yung lote po, yung 150 square meter hanggang dyan na lang po sa firewall na yan. And then 2 meter, diretso hanggang po, hanggang dun sa poste po na tinuro ko sa inyo kanina. Okay, so ito naman pintuan na to. Ito po yung pintuan naman from living area, palabas dito sa, siguro sa service area na to. Pwede mong gawing service area, okay? And then, so ito yung sinasabi ko sa inyo, napakalawak na frontage sa harapan. So kung maaalala nyo, ang pangalan ng model unit na to ay Jasmine 108. So 108 siya kasi yung pinaka-livable floor area niya, hindi kasama tong car garage at balcony, mabot po sa 108. Pero kung isasama yung car garage at saka yung balcony niya, magiging 147.5 square meter po ang floor area niya. So ito yung car garage niya. Sementado na rin siya or finish na rin po siya katulad niyan. So ito yung kanyang 2-car garage, ano? Mahaba, I think kayang kasyang-kasya mga van at saka SUV or pickup, dalawa. And then dito po, meron ka pang dirty kitchen or service area din. So hindi ko lang alam or hindi ko sure kung anong purpose talaga nung kaninang nasa may tabi ng living area, ano? Pero I think magagamit niya pa rin naman siya in case may mga bisita siguro. So ito yung kanyang pinaka-kitchen. May maikutan po natin yan. Pero yun po, pinakita ko lang na dito sa service area niya, ang papasukan nyo ay yung kitchen. Okay. So dito naman tayo sa main door. So yung mga design niya sa labas, pansin po ninyo may mga bricks pa siya. Okay. And then, steel door po ang ginamit nila. Okay. So, ayan, steel door. By the way, kung interested pala kayo mag-inquire sa akin through Facebook, pwede nyo kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricafort. So, pagpasok po ninyo, ito na po yung actual turnover. May tiles, granite. Okay, 60 by 60 po ang lapad ng tiles. Okay, yung kisame niya, maayos na rin. May mga design. Okay, and then ito yung kanyang living area. Okay, so pansin po ninyo yung mga bintana niya. Meron siyang corner windows dito. May mga screen. Pag binuksan mo itong mga bintana na to, yan, pati ito, maganda yung magiging ventilation niya. Tapos yung kanyang bintana po,
medyo parang bronze or brown yung kulay. Pansin po ninyo. Pag binuksan ko itong part na to, medyo maliwanag. Pero dito po, hindi gaano. Okay, sarado po natin. So, aluminum. Aluminum po yung mga bintana nila. And then, tempered glass. Okay. So, dito, sa part na to, meron siyang kaperaso storage area. Okay. So, para ma-utilize mo rin yung ilalim ng hagdan. Okay. So, dito naman tayo, may mga sliding window pa din. Ito yung pinaka-dining pala. So, for me, kung mga six-seater, maluwag pa rin po itong dining area na to. Okay din. Ito yung common toilet and bath dito sa ground floor. Okay, so yan. Actual turnover na rin ang lavatory, toilet, kanyang shower, faucet, diba? Floor to ceiling na po yung tiles. Hopefully lahat ng CR ganyan, pero check po natin. Sorry po, napakahangin pala dito. Nalimutan ko isara yung pintuan. So sa pintuan po ng kanyang CR, kahoy po yung ginamit nila. So maganda rin yung handle po, no? Nung bahay na ito, nung mga doorknob. So parehas din po dito. Okay? So ito naman yung kitchen area. So for me, reasonable naman po ang luwag ng kitchen niya. And may mga kasama na rin po siya, modular cabinet, katulad niyan. Okay, so, tignan natin. O, pansin po niya, may mga hydraulic lift pa siya dito. Okay. Pati po ito. May mga hydraulic lift. And then, ito po. May mga concealed hinges, soft close siya. And then, may mga stainless handle siya. So, yung kanyang lababo o yung countertop, naka-granite. And then, stainless na sink. May mga cabinet na rin po siya na kasama kapag tinurn over. Then, dito po, meron pa siyang cabinet din. So, dito sa part na to, pwede kang maglagay, I think, ng refrigerator. And then, dito naman sa part na to, dito yung kanyang gas range. Okay? So, steel door din po ang ginamit nila na pintuan. So, dito naman, and dito yung kanyang maid's room. So, kung mga single size bed, sakto lang po yung laki niya. Pero si maid's room, may sarili po siyang, actually maliit lang to, maliit na toilet and bath. Na floor to ceiling naman yung tiles, and then may bintana din, may screen. So pasok naman tayo sa, or akit naman tayo ngayon sa second floor. Sarado ko lang at makahumataw ulit yung pintuan, ano. Okay, so akyat tayo. Sa hagdan niya, mapapansin po ninyo na solid wood din ang ginamit. Maganda rin po. And then yung handle niya, pansin po ninyo, maganda, makinis. Kahoy din po. So, okay, so akyat tayo. So pag akyat po ninyo sa second floor, mapapansin naman ninyo na naka vinyl planks na po siya. Itong area na to, pwede mong gawing family area. Ito muna tayo sa first bedroom. Okay, so maluwag. Sobrang luwag din ito, kwartong ito. Kahit dalawang kama, ilagay mo dito, kasya pa rin. May mga outlet ka na for aircon. I think lahat ng kwarto nila dito may mga outlet na. Pero wala pang butas. Yung mga screen nila, sliding, and may mga bintana nila, sliding, at saka may mga screen na rin po. Okay.
So yung mga pintuan ng kwarto niya, may mga design na rin, flush door. And then, next naman, yung common toilet and bath para dun sa dalawang kwarto. Right? Okay. So ito, pahaba naman itong CR na to, or toilet and bath na ito. Floor to ceiling din po yung tiles niya. And then ito naman po yung second bedroom dito sa second floor na halos magkasing luwag po nung unang bedroom. May malaking bintana ka din dito. Okay. And then dito po, punta naman tayo sa master bedroom. Okay, so master bedroom, syempre, ito yung pinakamalaki. Okay. Okay, so yan. May corner windows. May space ka pa dito. Pwede kang maglagay ng cabinet dito sa part na to. Okay. And meron siyang provision for walk-in closet. Okay, so itong part na to. Pwede mong lagyan ng mga cabinet para magkaroon ka ng walk-in closet. And then syempre, si master bedroom, may sarili siyang toilet and bath. Mas maganda yung ginamit na lang lavatory dito compare mo dun sa dalawang CR. May mga modular cabinet pa siyang kasama dito. Okay. And yung kanyang shower head, shower area, mas maganda rin po yung ginamit na lang finish. Naka-ready na for hot and cold, pero hopefully yung mga tubo niya naka-ready din for hot and cold. Ano? Okay. And then dito po, dito naman sa part na to, andito naman yung pintuan papuntang balcony. So ito naman po, steel door din ang ginamit nila. Tapos yung balcony niya naka-tiles. Hindi naman sobrang luwag, pero sakto na rin. May mga aluminum handle. And may mga tempered glass dito. Medyo makapal tong tempered glass nila. I think mga 1 cm na po itong lapad ng kanilang tempered glass. Okay. So ito nga palang unit na to, tulad na nabanggit ko kanina, ay ready for occupancy na. So kung naghahanap kayo, nagmamadali kayo lumipat, pwedeng-pwede nyo nang bilhin ang unit na ito. Nasa main road. Okay, main road. Malapad na kalsada. Maliwalas. Okay. Malamig kasi nga silang. At tamang-tama for retirement. So dito nga pala sa loob ng Metro Gate silang, may mga club, may clubhouse, swimming pool, driving range. Diba? Bibihira yan. May driving range. And meron na pong school dito po sa loob. Mula primary hanggang college po, which is yung FAU Cavite. Okay, so kung nagustuhan niyo po ang video na to, pwede niyo i-like, pwede niyo i-share. At please mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa mga property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming maraming salamat po.